Nak. Say good morning. I'm Yukwan. Where is Yukwan? Where is Yukyung? Hello, Philippines. Say hello. So why we are here in my house, anak? We're going to find... What do you want to find here? Toys. Toys. And... books. So, ayan po, nagbabasa na sila ng libro. So, ngayon po, andito tayo sa warehouse kasi po is mamaya ay mag hahanap tayo ng books. Yung mga books, pwede nating isend sa Pilipinas. Pwede nating ipamigay sa mga bata. Books and toys. Kasi, lalo na ngayon, malapit na po yung Christmas. Pwede nating pang giveaways kasi once or twice a month is nagsesend po ako ng box sa Pilipinas. So, pwede tayong maghanap dito ng mga books and toys na pwede natin ipamigay. So, every Saturday is dinadala ko po dito sa warehouse itong mga bata kasi busy sila Monday to Friday galing sa school. So, school bahay. So, dinadala namin sila dito sa warehouse para ma-exercise. So ngayon, ang gagawin namin, maghahanap kami ng mga books and toys na pwede namin pang giveaway. So, ako naman, habang naandito sa warehouse, pagpupunta rito, nagtatanim ako ng mga gulay para libangan, may nadidilig-dilig pagka free time or break time. So, eto ang aking chili. Ayan. Tomato. Ginger at saka chili kasi mga kasama ko rito mahilig sa maanghang. So yung kamote ko medyo nalanta na siya. Eto okra, may mga bunga-bunga na siya. Tapos etong aking spring onion, kokonti na siya. Tapos eto chili pa rin siya, and chili. Wait lang anak, chili. I'm showing to them na our vegetables. So what do you want anak? Tomato. Tomato. So ito ang aming tomato. Tomato. Chili at saka sayote. Yan, sayote medyo malusog na. Ito ang aking eggplant saka tomatoes. So marami akong tomatoes and chili kasi actually, pwede siyang maraming pinagagamitan ng tomatoes tsaka chili. Sa dahon pa lang ng chili, pwede na natin siyang isahog sa tinola. Tapos, yung mga tao rito, mahilig sa mga chili, maanghang, ganun. So, ayan, chili pa rin dito. Tapos ang aking maliliit na okra, may bunga na, isang dangkal pa lang, may bunga na. Ito ang talong. Ito ay bell pepper. Bell pepper, tsaka yung long chili. Dito sa side na to, nagtanim ako ng patatas. Ayan, patatas to. Ang tataba nila. So, marami siya, mga 10. 10 yung stem niya na lumabas. Pero actually, ang tinanim ko lang siguro mga 4 na patatas. Tapos yun, nagtubuan siya mga 10 ganito. Ito, pwedeng i-harvest after 4 months pag nakita nyo na medyo nagiging brown itong mga dahon. So it means meron na po siyang mga laman dito sa lupa, sa loob. So pagka nalanta na siya, pwede na nating i-harvest. So katuwaan lamang ba para meron akong pinagkakaabalahan dito sa warehouse. So dito, may mga sitaw din ako dyan. Ayan, sitaw. Tapos eto ang aking malunggay. May kalabasa ako rito. Medyo namumulaklak na rin siya. Tapos eto ay spinach. Spinach siya. Tapos eto yung small tomato. Kasi ang small tomato is pwedeng ilagay sa salad or papakin. Yun lang, maliliit na tomatoes. Tapos eto yung aking, ano bang tawag dun? Lettuce. Na ginagamit siya sa salads, kulay red. Pero maliliit pa siya. Siguro mga after 1 week,
pwede ko na siyang i-transfer sa malaking taniman. So, para makahinga sila, makalalaki ng maayos. Tapos dito, ang aking ampalaya. So, meron na siyang, meron na siyang bunga. Sumitaplo yung bunga niya, ayun pa. So, dinidiligan namin yan araw-araw. Eto, pakita ko sa inyo. So, yung mga buks na hindi namin kailangan, actually, hindi naman namin pwedeng, hindi siya masyadong ganun na kabenta. Hindi siya ganun, ano bang tawag doon, yung hindi siya mabenta. Kasi ang mabenta lang, syempre, yung mga toys, yung mga ganyan, mga hard toys. So, ang mga libro, sa sobrang dami ng libro, hindi namin lahat maisend sa Pilipinas. So, ngayon is magiging project ko. Mamimili ako ng mga English books at isi-send ko yan sa Pilipinas. So, bagamat wala tayong mga ano, yung bang sarado ang school, so may mga bata, gusto pa rin ng mga books, lalo na mga coloring, mga story books, tsaka yung mga, meron din mga cookbooks, so sa mga mother, pwede nilang gamitin. Pipiliin ko to kasi ito, mga books na to is Chinese, nakamix sa English. So, kailangan piliin ko siya, yung mga English books para maisend natin sa Pilipinas. Dito sa loob, actually, madilim. Hindi ko alam kung makikita nyo siya. So, dito, eto, tulad nito. Ayan. Eto mga books na to is mga story books. Sa mga teenager na to, actually. Eto, sa mga bata. Ayan. Kailangan ng mga bata to. At saka ito, mahilig, yung mga mahilig magbasa. Ayan, ayan. Mga storybooks ba? Tsaka ito, yan. Isisend natin yan sa Pilipinas kasi may mga bata na mahilig magbasa. So, pagka may mga mother naman na mahilig magluto, eto mga cookbook. Actually, halo-halo siya. Meron din siyang mga college book pero hindi ko alam po sino may gusto. Marami siya. Tulad nito, Voice Over IP Fundamentals. So, yung mga yan. Tsaka, yan, tulad nito. 50 grades for the piano. Actually, halo-halo yung mga books namin. Ayan, tulad nito. Mga story books. So, marami kami mga books dito sa warehouse. Tulad nito. Actually, mahal to sa atin sa Pilipinas. Worth of 300, 400, 500. So, marami dito. Tulad yan, mga dinosaur. Hindi ko na lang makita. Tulad nito, that to that. So, ito is like coloring book. So, yung mga bata, pwede dito mag-start yung kanilang knowledge sa pagdodrawing or pagbabasa or sa pagkukulay. Ayan. Diyan mag-start sila. Once na nahiligan nila yung magbasa or ayan, ayan pa. Magbasa or magdrawing. Actually, mga anak ko, sila kambal, mahilig sila mag-drawing kasi madalas nila ako nakikita ng nag-drawing tsaka tinuturuan ko rin sila. Tsaka ito mga cookbook. Ayan. Sa mga may gusto ng mga books, pwede nyo po akong i-PM. Message nyo lang po ako kung hanggat maaari meron pa ako dito is mag-share po ako nito mga libro. Ayan. Mahal siya sa atin sa Pilipinas. Sayang naman kung itatapon. Actually, ang isang option po namin dito is binibenta namin siya sa mga junk shop is per kilos. Pero, sayang din naman kung mapapakinabangan ng mga bata. Bakit hindi? So, pag nagsisend ako ng box sa Pilipinas, pwede ko siyang samahan ng mga books. Kasi marami talagang books. Sayang naman kasi mga mahal to mga, ano to, mga books na to. Ayan. So, ganyan. May mga dictionary kami. Sa mga may gusto ng dictionary, marami din po kami, as actually marami kayo makikita rito ng mga libro. Mananawa kayo. Ang kaso lang, nakakahinayang siyang itatapon lamang ng ganun-ganun kasi syempre, unang-una mahal siya, pangalawa, mapapakinabangan pa ng mga bata. Ayan. So sana, ayan pa oh. Pag gusto niyo po ng books, i-PM niyo lang po ako. Actually,
mag-a-upload kami ng mga maraming mga video dito sa YouTube. So sana is makapag-subscribe po kayo, ma-like nyo yung aming page and ma-share. So sa darating pang mga araw, marami kaming mga gagawin. Ayan, marami akong planong gawin. So sana is masubaybayan nyo, lalo na ngayon darating na winter. So ang plano ko po is mamimigay ako ng mga free na socks at saka jacket, kasi dito sa Hong Kong pagdating po ng December is super lamig na, minsan 10 degrees, 7 degrees, 8 degrees. So gagawin ko po, dahil sa marami kaming mga kagaya ng mga socks or ano ba yung nilalagay dito, scarf, jacket. So pwede ko siyang hingin dito sa may-ari at i-share ko sa ating mga kababayan dito, mga Pilipina, kasi mostly may mga amo rito na hindi sila nag-share or nagbibigay ng mga jacket sa mga Pilipina, or sa halip na bumili sila sa labas, kasi mahal din naman sa labas, worth of 200, 300, 100. So pag may mga available kami dito mga jacket na pwede naming i-share sa mga Pilipina, i-share ko na lang po. So ganun ang magiging ganun ang gagawin ko po sa mga susunod na mga araw, or every Sunday, kasi every Sunday lang naman ako available, makakaalis, makakagala. At every Sunday lang naman, mostly yung mga Pilipina is nagde-day off. So pwede tayong mag-share sa kanila ng pakonti-konti, kasi yung iba nga is mostly hindi yung iba, ibang mga amo mababait na nakakapag-provide ng mga ano, yung sapat na mga damit sa mga Pilipina dito. Pero yung iba talaga, as in dumadanas sila ng ano ba, yung hirap ng trabaho, tapos yung pakikisama, tapos yung syempre yung ibang ano, wala naman silang mga sapat na mga damit, lalo na pag winter. So mahirap dito pag winter kasi sobrang lamig, manunuot sa balat mo, nakaka-dry ng ano, ng balat. So yun ang plano ko, mag-share tayo ng mga socks, mga medyas, jacket, scarf, at saka yung mga hand cream or Vaseline, kasi yun ang importante ngayong December. So sana is lagi nyo pong panoorin ang aming video. Don't forget to subscribe and then like and share. Say hello, anak. Hello, I'm Yukyong. Hello, Philippines. Mabuhay. Say mabuhay. Mabuhay. Where is Yukwan? Yukwan is riding a bicycle. Andun siya, ayun. Hello, anak. Say hello, Yukwan. So yan po, at mamaya mag-start na akong magkalkal ba kasi yun lang naman ang ating pwedeng ano, i-prepare sa ngayon. So mag-start tayong mag-upload ng mga videos. So sana is keep on watching and don't forget to subscribe. And don't forget to press the notification bell para pag may bago kaming mga video na i-upload is mabibigyan kayo ng notification. Ano? So para masundan nyo kung ano mga activities namin, kung saan kami pupunta, kung saan kami po pwedeng mag-share sa mga babayan natin dito sa Hong Kong. Ayan. And then sa mga susunod naming mga project, sasabihin natin kung ano yung plan for the next Sunday. Actually. Maingay. Okay po, hanggang dito na lang. And
Kita-kita tayo sa mga susunod naming mga video. Salamat. Sana po is makapag-subscribe kayo sa aming channel. Thank you. Say bye-bye. 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 Hello, Philippines. I'm Yukwan. Hi. I'm Yukyong. Where's Yukyong? Me, I'm Yukyong. Ayan, pinalitan ko sila ng pants na mahaba kasi malamok dito. Tsaka pa, ano ba sila? Yung paluhod-luhod lamang sa batuhan. So, ayan, nagbaon sila ng pants na mahaba. Para hindi sila masyadong magasgas yung kanilang tuhod. Kasi minsan, pag uuwi sila ng bahay, maitim na yung tuhod, puro gasgas pa. Say bye-bye, anak. Bye, everyone! Bye! See you again next time! Hello, Philippines! Bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, thank you! Bye!